Purihin ng Diyos isang mapagpalang araw sa ating lahat. At sa Diyos ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo, nung unang panahon, yung mga unang mananampalataya, kagaya nila Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, yung mga unang tagasunod ng ating Panginoon, nakikita nila yung kanilang sarili sa pagiging aba o kawawa dahil sa nakikita nilang walang mabuti na magmumula sa kanila. At misan ngang nasabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7 sa talatang 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. At sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala. At sa verse 24, ang sabi po ni Apostle Paul, abang tao ako, napakakawawa ko sa ganitong klase ng kalagayan, sapagkat walang mabuting maaaring manggaling sa akin kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Nung nagtiwala tayo at sumampalataya sa Kanya, nagbigay siya ng mabuting pagnanasa sa atin para gawin kung ano yung mabuti. Kaya purihin ang Panginoon, nagtapos ang kabuuan ng 2020, nakapagpatuloy tayo sa pananampalataya at patuloy na magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa mga susunod na taon. At yon ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. At yon ay dahil sa biyaya at kapangyarihan po ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay magaling o malakas, kundi dahil sa tulong na nagmumula sa Panginoon. Awitin po natin, aking ibinabalik ang lahat ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat po, praise you Jesus. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Purihin po ang Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasiyasiya at puno ng saysay. Binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanang di mapapantayan. Isa pa, ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasiyasiya at puno ng saysay. Binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanan ng di mapapantayan. Hallelujah! Buhay ko'y binigyan niyo ng kaligtasan. Aking kasalanan kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan. Kaya't pasasalamat ko'y wala. Nagbigay sa akin ng buhay. Amen. Purihin ang Diyos. Buhay na kasiyasiya at puno ng saysay. Binigyan ng kapayapaan,
tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanang di mapapantayan. Buhay ko'y binigyan mo. Buhay ko'y binigyan mo na kaligtasan. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Aking kasalanan ay kinalimutan. Lahat ng tagumpay na ating nakamit, mga kapatid, sa buhay na ito, maaaring meron kang magandang trabaho, maaaring meron kang maayos na pamilya, maaaring marami tayong pwedeng ipagmalaki. Pero alam nyo ba, kung lalagay tayo sa estado ng pagiging kaaway ng Diyos dahil tayo ay nagkasala sa Kanya, anong silbi ng meron tayo kung kaaway tayo ng Diyos? Ngunit dahil sa Kanyang mayamang biyaya, hindi nagpatuloy yung kalalagayan natin o yung estado ng pagiging kaaway ng Diyos. Bagkus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos dahil sa pananampalataya. Kaya purihin ang Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. Misa pa nating awitin, hallelujah, sama-sama po nating sabihin, aking ibinabalik, ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng papuri. Aking ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat kayo ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan niyo. O Jesus, ang ngalan niyo. O Jesus, ang ngalan niyo'y itataas. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, una po sa lahat, kami po ay nagpapalinis sa inyong makapangyariang banal na dugo. Marapatin niyo po ang aming paglapit sa inyo. Natayaan niyo po na ngayong umaga, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita, ay malaya po kayong mangusap sa amin at mapagtanto namin ang inyong pong mga kalooban sa aming pong mga buhay. Nagpapasalamat po kami, makamtan man namin ang kayamanan ng mundong ito, kung kami po ay hiwalay sa inyo, kung kami po ay mananatiling alipin ng kasalanan at nasa estado ng pagiging kaaway ninyo, ano ang kabuluhan ng lahat ng kayamanan ito? Wala po. Ngunit salamat dahil gumawa po kayo ng paraan para kami po ay abutin. Ginawa niyo ng buong sikap na kami ay pagmalasakitan at alisin, hanguin sa ilalim po ng kasalanan na ang naghihintay sa amin ay isang tiyak na kapahamakan. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sumagana po sa amin ang inyong karunungan at kaalaman, kaunawaan na nanggagaling po sa inyo. At upang sa gayon ay makapamuhay po kaming sakdal
at nakalulugod sa inyo pong harapan. Salamat po, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid at kayo po ang siyang maparangalan sa umagang ito. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Atin pong itutuloy yung ating pag-aaral sa Aklat ng Roma. Tayo po ay nasa Kapitulo 4 sa talatang 16 hanggang 17. Ay babasahin po natin, pero sikapin po natin na matapos na natin itong Kapitulo 4 at sa susunod ay papunta na po tayo sa Chapter 5. Babasahin ko na lamang po yung mga talata mamaya sa verse 18 hanggang 25, pero ang babasahin muna po natin, verse 16 hanggang 17. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos. At tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham na ama nating lahat. Sa verse 17 po, kaya nga nang sinasabi ng kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama at ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na buhubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Habang pinag-aaralan natin itong Romans chapter 4, nakita ko na meron itong dalawang bahagi. Una, napag-aralan natin sa unang bahagi na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang inaaring matuwid ang isang taong napatunayan ng nagkasala. Ako at ikaw ay napatunayan na nagkasala sa harapan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang mayamang biyaya, binigyan niya tayo ng pagkakataon na ariing matuwid sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Ngayon tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng Romans chapter 4. Dito pinag-uusapan na ang pangako ng Diyos ay maaari nating makamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po na ang pangako ng Diyos patungkol sa buhay na walang hanggan ay makakamit natin tanging sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang bahagi, aariing matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangalawang bahagi, tatanggap tayo ng pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang pangako dahil sa biyaya. Ang pangako dahil sa biyaya. Ang biyaya po ng Diyos ay ito, ang pagtanggap ng pabor, pagpapala, o pangako ng Diyos mula sa estado ng pagiging hindi karapat-dapat. Pagka sinabing grace o biyaya, tumanggap tayo ng pabor, pagpapala, at pangako ng Diyos sa kabila na tayo ay nasa estado o kalalagayan ng pagiging hindi karapat-dapat. Minsan, ang tingin natin, mabuti tayong tao dahil tayo ay mapagbigay. Pero kung titignan natin, nagiging mapagbigay lang tayo dun sa mga taong karapat-dapat bigyan. Minsan kapag tayo'y nasa daan, nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, yung iba sa atin ay namimigay ng limos. Dun sa mga pulubing kumakatok sa mga sasakyan at tumihingi sa atin. Pero paano kaya kung yung pulubi babatuhin yung sasakyan mo? Paano kaya kung yung sasakyan mo ay sisirain ng pulubi o kaya susuntukin ka muna bago humingi ng pera sa'yo? Bibigyan mo kaya? Hindi po. Sapagkat yung tao na yon na humingi ng tulong mo ay nasa estado ng hindi pagiging karapat dapat sa iyong paningin, kaya hindi siya tatanggap ng pabor sa iyo. Kaya kapag ka sinabing biyaya, tumanggap ka ng pabor, pagpapala, o pangako na nagmumula sa Diyos, binigyan niya tayo ng pag-asa, sa kabila na tayo po ay nasa kalalagayan o estado ng hindi pagiging karapat dapat. Pagka sinabi pong biyaya ng Diyos, ang pagtanggap ng pabor o pagpapala o ng pangako galing sa Diyos mula sa kalalagayan ng karapat-dapat sa galit po ng Diyos o parusa ng Panginoon. Na kung meron mang dapat para sa atin, lagi ko pong sinasabi yan, ay ang parusa po ng Diyos. We all deserve the wrath of God. Kahit na ano pong kalagayan natin sa buhay na ito, karapat-dapat tayong lahat sa galit ng Panginoon. At isang matuwid
na hatol ng Diyos yon para sa bawat isa po sa atin. Matatawag pa rin na ang Diyos ay mabuti kung itapon niya tayo sa impyerno. Bakit po? Sapagkat dapat tunayan tayong makasalanan eh. Masama siyang Diyos kung ililigtas niya tayo. Pero niligtas niya tayo, ibig sabihin ba masama siya? Hindi po. Merong naparusahan pa rin dahil sa ating mga kasalanan. At yun yung kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya po, alam niyo mga kapatid, hindi totoong hindi ka pinagpala. Pinagpala na po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanya pong mayamang biyaya. Bakit po, bakit ko po nasabing ang pangako dahil sa biyaya? Sang-ayon po sa teksto na ating pinag-aaralan, marami kasi sa mga Hudyo, akala nila magsisitanggap sila ng pangako dahil sa pagdepende nila sa kautusan ni Moises. Dahil sa inaakala nilang sila ay pinagkatiwalaan ng kautusan. Akala nila, dahil sa kautusan o sa magagawa ng kautusan, kaya sila magsisitanggap ng pangako. Pero hindi po. Ang lahat ay nagkasala. Kaya kung merong mang magagawa ang kautusan sa atin, ang kautusan ay mabuti. Ngunit dahil ang tao ay nagkasala, ang magagawa ng kautusan sa atin, Romans 4:15, ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Bakit tayo sasandal sa pangako sa kautusan para tumanggap ng pangako? E ang maibibigay sa atin ang kautusan ay galit ng Diyos. Meron naman mga Hudyo na nagsasabi na kaya sila tatanggap ng kautusan ay dahil meron silang ugnayan kay Abraham. Mga kapatid, ang totoo, si Abraham ay galing sa Ur mula sa mga Kaldeyo. At ang mga Kaldeyo ay tinuturing mga Hintil. Hindi po yan Hudyo. Hindi po yan bayan ng Diyos. Kaya kung si Abraham ay tumanggap ng pangako at siya ay nagmula sa bayan ng Ur sa mga Kaldeyo, kung gayon, mga kapatid, hindi lang para sa Hudyo ang kaligtasan. Hindi lang para sa mga Hudyo ang pangako ng Diyos. Kundi ito rin ay para sa mga tao na hindi Hudyo. Kaya ang sabi po ng Romans 4:22, kaya nga itinuturi ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuturing matuwid ay hindi lamang para kay Abraham. Hindi lamang para sa kanyang mga magiging anak sa laman. Verse 24, kundi para sa atin. Tayo rin na mga itinuturi ng Diyos, ay tinuturi ng Diyos na matuwid kung sasampalataya tayo sa kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo maituring matuwid. Kaya po, mga kapatid, kung sasabihin ng mga Hudyo na ang pangako ay maaaring tanggapin sa pamamagitan lamang ng pagiging binhi ni Abraham sa laman, hindi po maaari. Sabi po ng salita ng Diyos, sabi po ni Apostol Pablo, ang pag-aaring matuwid ay mga kataga na hindi lamang para kay Abraham, kundi ito ay para sa lahat. Kung ang bawat isa sa atin ay magtitiwala at sasampalataya na si Jesus ay binuhay na maguli sa mga patay at ipapahayag ng ating bibig na si Kristo Jesus ang ating Panginoon, kung gayon, may pagkakataon tayong magsitanggap ng pangako galing sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kung bakit ko po nasabing ang pangako dahil sa biyaya, dahil sa biyaya ng Diyos at tanging sa biyaya lamang niya, kaya po tayo maaaring tumanggap ng pangako. Bakit sinabi kong maaari? Dahil kailangan nating sumampalataya o magtiwala. Kagaya ng ginawa ni Abraham, nangako ang Diyos sa kanya, kailangan niyang iwan ang bayan ng Ur. At the age of 60 years old, iniwan ni Abraham kasama ng kanyang pamilya ang bayan ng Ur dahil sa salita ng Diyos. Kahit na hindi niya alam kung saan siya papunta, kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, ang bayan ng Ur ay isa sa mga lugar sa Sumeria na maunlad at sibilisasyon na. Meron na itong sibilisasyon. Civilized na. Meron ng pag-aaral, meron ng maayos na pamahalaan. Kaya kung saan siya uutusan ng Panginoon na pumunta ng lugar,
Mga kapatid, hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pero ang kailangan niya ay magtiwala at maniwala. At dahil doon sa pagtitiwala at paniniwala na yon, na merong inihanda ang Diyos na lugar para sa kanya na masigit sa dati niyang kinalalagyan, kahit hindi niya pa nararating o nakikita, ay inari na siyang matuwid ng Panginoon. Kaya ako po nasabing, kaya sa biyaya ay maaari tayong tumanggap ng pangako sapagkat kinakailangan nating paniwalaan yung pangako ng Diyos. Kailangan nating sampalatayanan yung pangako ng Diyos. Kailangan nating paniwalaan o pagtiwalaan yung natapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. Mga kapatid, hallelujah. Kaya ko po nasabing ang lahat ay kaya po sa biyaya tayo'y nagsitanggap ng pangako upang ang lahat ay magkaroon ng karapatan sa pangako o pagliligtas ng Diyos. Uulitin ko po, bakit kinakailangang sa biyaya ng Diyos kaya tayo tatanggap ng pangako? Hindi dahil sa kautusan, hindi dahil meron tayong ugnayan kay Abraham, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa magagawa ng kautusan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos magsisitanggap tayo ng pangako upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng karapatan na tumanggap ng pangako ng Diyos. Misan o madalas, sa isip ng mga taong may mauunlad na pamumuhay, sila lang yung may karapatan na tumanggap ng pangako ng Diyos. Kasi patunay ng kanilang maunlad na pamumuhay, ngayon pa lang tumatanggap na sila ng pabor sa Diyos. Hindi po. Alam natin na maraming naghihirap. Paano na lang yung mga mahihirap? Ibig sabihin, hindi na sila tatanggap ng pangako ng Diyos? Hindi po. Kaya nga po sa biyaya, magsisitanggap tayo ng pangako para lahat, alipin, malaya, mayaman, mahirap, ay maaaring magsitanggap ng pangako ng Panginoon. E paano na lang kung yung may magagandang itsura lang, yung pwedeng makapasok sa langit o tumanggap ng pangako? E paano na lang talaga yung mga hindi ganun kagandahan at walang taglay na magandang itsura? E di mapapahamak na sila. Hindi po. Kaya nga po sa biyaya, hindi sa pagiging Hudyo, hindi dahil sa magagawa ng kautusan o dahil sa binhika ni Abraham, kundi dahil sa biyaya ng Diyos ay magsisitanggap po tayo ng pangako. At bakit sa biyaya magsisitanggap ng pangako? Upang ang lahat ay mapagkalooban ng pagkakataon na tumanggap ng pangako o pagliligtas ng Diyos. Ulitin ko po yung verse 16. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Sabi ng mga Hudyo, kami ay kalugod-lugod sa Diyos kasi anak kami ni Abraham. Ang pangalan ni Abraham noong una ay Abram, Exalted Father. Napalitan ito sa chapter 17 ng Book of Genesis na Abraham na ang ibig sabihin ay Father of Multitude. O kaya naman, Father of All Nations. Kaya hindi lang siya ama ng iisang bansa. Sa pangalan pa lang niya, ang ibig sabihin na ay ama siya ng maraming mga bansa. Bakit pilit na inaangkin ng mga Hudyo na para lang sa kanila ang kaligtasan? Dahil galing sila kay Abraham. Yung ibig sabihin pa lang ng pangalan ng ama nilang si Abraham ay ama ng lahat ng mga bansa . Kaya hindi lang para sa Israel. Maging tayo dito sa Pilipinas ay maaaring magsitanggap ng pagpapala na ipinangako kay Abraham. Hindi para lang sa mga matutuwid. Binibigyan ng Diyos kaya sa biyaya nakabase ang pangako ng Diyos upang maging ang mga makasalanan din ay magsitanggap ng pangako. Alam nyo, ang nagpapahina ng loob sa atin, kaya marami ang ayaw lumapit sa Diyos. Karaniwan kapag tayo ay humahayo o nangangaral ng salita ng Panginoon, ang madalas na narinig kong dahilan, una, mabuti akong tao. At ang totoo naman, ang lahat ay nagkasala. Pero meron din naman mga tao na ayaw nilang lumapit sa Diyos, ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon, dahil ang tingin nila sa sarili nila, marumi sila. Makasalanan sila. At yung iba nga,
ang biro pa ng iba. Eh, hindi ako pwedeng magsimba sa inyo, baka masunog ako. Hindi ako karapat-dapat, makasalanan ako. Kapatid, kaya nga sa biyaya eh, matatanggap ang pangako para kahit sino man ay magsitanggap ng pangako, kahit na ang pinakamakasalanan sa lahat. At ang totoo, ang lahat naman ay nagkasala. At kung sasabihin natin, hindi na ako maaaring tumanggap ng pangako kasi makasalanan ako, nagkakamali ka. Ang totoo, yung kasalanan mo pa nga ang siyang nagbibigay ng katiyakan na maaari kang tumanggap ng pangako. Kaya kung susumbatan tayo ni Satanas, nako, makasalanan ka, hindi ka tatanggap ng pangako, sabihin mo sa kanya, alam mo ba yung pagiging makasalanan ko? Ito ang nagbigay ng puwang para tumanggap ako ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ang isang sinyales na ibibigay ko sa iyo, natatanggapin niyo ang pangako, magiging alipin kayo sa Ehipto. Isipin niyo po yung sign na yon, natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham, aalipinin daw muna siya sa ng bayan ng Ehipto. Yung kanyang mga magiging anak ay magiging alipin ng Ehipto. Napakarami namang sign na pwedeng ibigay, bakit yun pa? At yun ay merong ipinaparating sa atin sa panahon natin ngayon, na bago natin tanggapin ang pangako ng Diyos, magiging alipin muna tayo ng ating Ehipto. Magiging alipin tayo ng kasalanan. At sabi ng Romans 11:32, tignan niyo po, kung sinasabi ni Satanas sa iyo, makasalanan ka, hindi ka tatanggap ng pangako, nako po, sabihin natin dun sa kaaway, nagkakamali ka. Ang totoo, yung kasalanan ito ang naging daan para lalo kong tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat hinayaan ng Diyos, Romans 11:32, hinayaan ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan. Hinayaan ng Diyos na magkasala ka. Hindi kanya tinulungan na magkasala. Bagkus yung kagustuhan mo na magkasala, hinayaan ka ng Panginoon. At dahil doon, tignan po natin, para maipakita sa kanila ang kaniyang awa, upang magkaroon ng puwang yung awa ng Diyos, upang tayong lahat ay magsitanggap ng biyaya ng Panginoon, na nagbubunga ng pangako, ikinulong tayong lahat sa pagkakasala. Akala ng mga Hudyo, kaya ibinigay sa kanila yung kautusan para magmukha silang matuwid at lalong magmalaki. Hindi. Kaya nga binigay sa inyo yung kautusan kasi mas matigas ang ulo nyo sa hintil. Para mas lalo nyong makita at mapag-unawa na kayo rin ay nagkasala. Kung sasabihin naman ng mga Hudyo, binigyan nyo pala kami ng kautusan para palabasin kami makasalanan. O hindi pa ako tapos. Kaya gusto kong maunawaan nyo na kayo'y makasalanan para magkaroon din kayo ng puwang sa biyaya ko. At dun sa biyaya ko ay merong pangakong naghihintay sa inyo. Sa Luke 5:32, ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi ako pumarito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Maliwanag, hindi ka dapat panghinaan ng kalooban. Alam nyo, dumating na rin po ako sa ganung tagpo. Nasabi ko na sa Diyos, ayoko nang maglingkod, ayoko nang sumunod, hindi na ako magpapatuloy, ayoko nang maniwala dun sa mga bagay na una kong napakinggan. Bakit po? Sapagkat marumi ako, nakita ko yung aking karumihan, nawalan ako ng pag-asa dahil sa nakita kong ako'y marumi, ako'y makasalanan. Dumating po sa akin yan. Dumating na sa time na walang-wala na akong pag-asa, hindi dahil sa anumang kawalan sa material na bagay o pinansyal, kundi dahil nakita ko yung aking karumihan. Pero yung pala, yung karumihan yon ay gagamitin ng Panginoon para maihayag niya yung kanyang biyaya sa kagaya kong marumi. Kaya purihin ng Panginoon, tinatawag ni Jesus ang mga makasalanan. Hallelujah! Upang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Misan, may dahilan na tayo para huwag magpatuloy sa pananampalataya. Para sa ating mga mananampalataya na, lalo na sa ating mga manggagawa o sa mga pastor, kapag ka mahirap na yung sitwasyon, pagka nagkakasakit tayo, no? Yung iba naman, tinatawag tayo ng Panginoon, dinadahilan natin yung kakulangan ng karunungan o ng kaalaman. Dinahilan ko rin sa Panginoon yan eh. At the age of 17, tinawag ako ng Panginoon sa gawaing paglilingkod. At ang una kong dinahilan, bakit ako pa? Wala naman po akong alam. At wala po akong karanasan.
Pero alam nyo ba, mga kapatid, yung mga kakulangan na yan, lalo nating binibigyan ng Diyos ng dahilan para tawagin Kanya. Kaya kung magdadahilan ka sa Panginoon ay hindi ka karapat-dapat, mas lalo kang nagiging karapat-dapat ngayon sa biyaya ng Panginoon dahil hindi ka karapat-dapat. Alam nyo ba si Abraham, father of all nation? Alam nyo, ang totoong kalagayan niya, ang pangalan niya, Abraham, father of multitude, pero ang totoo, sa totoong buhay, kung titignan nyo siya, father of none siya. Ama siya ng wala. Bakit? Asawa niya, baog. Siya matanda na. Bakit siya pa yung pinangakuan na magkakaroon ng napakaraming anak? At sa kanya magmumula yung isang bansa na matatawag na bansa ng Diyos. Matanda na siya. Yung anak niya, yung kanyang asawa, ay walang pagkakataong magbuntis. Bakit sila pa? Abraham, pero walang anak. Father of all nation, pero walang anak. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Upang walang makapagmalaki. Upang kung gumawa ang Diyos ng mga kababalaghan sa buhay ni Abraham, hindi makapagmamalaki si Abraham, kundi yung gawa ng Panginoon. Tingnan niyo po sa 4:18 ng Romans. Kahit na walang pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siya na magiging ama siya ng maraming bansa. Ang ginawa lang niya ay naniwala siya na magiging ama pa rin siya na kahit walang kapag-asang maging ama siya ng marami. Magiging kasing dami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Tingnan niyo po sa 19. Mag-iisang 100 gulang na siya noon. Minsan nga, 40 years old pa lang. Nag-aalinlangan ako, magkakaanak pa . Meron akong alam, kinasal, matanda na, 42, 43. Nagdududa na, nako, hindi na po kami magkakaanak, matanda na po kami. Ito, siyam na put siyam. Pero naniwala pa rin na magkakaanak sila. Pastor, iba naman yung panahon dati kasi sa kinakain. Kapatid, kahit na ang ganda ng kinakain mo nung unang panahon, kung baog yung asawa mo, siyam na put siyam ka na, mahirap pong magkaanak sa ganung edad. Pero, tingnan niyo po, mag-iisang 100 gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. O yun po. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Pinagtiwalaan niya sa kanyang puso at isipan ang mga pangako ng Diyos. Kaya sa inaring matuwid, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang nakita ni Abraham ay yung kanyang kakulangan. Panginoon, naniniwala ako na gagawa ka sa akin. Dahil di ba ang gusto mo, maparangalan ang pangalan mo? O sa mga kagaya ko, mapaparangalan ka. Bakit? Kasi wala akong kakayanan. Mga kapatid, kung nakikita mo yung sarili mo na punong-puno ka ng kakulangan, meron kang karamdaman, meron kang kahirapang pinagdadaanan, pagkakataon na ito para maihayag ng Diyos yung kanyang biyaya sa buhay mo. Ang sabi ng Ephesians 1:6, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob ng masagana sa mga minamahal. Gumawa ang Diyos sa buhay natin para ipahayag niya ang kalwalatian ng kanyang biyaya. Bilang panghuli na lamang po, naalala ko lang si Apostol Pablo, pagbigyan niyo po ako sa bagay na ito, nung siya po ay magkasakit, pakinggan niyo po yung sinabi niya, para hindi ako maging mayabang dahil sa kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng Diyos ng kapansanan sa katawan. Nagkaroon siya ng karamdaman sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Alam niyo, madalas tayong rebuke ng rebuke kay Satanas . Pero hindi natin alam, inutusan pala talaga siya ng Diyos na pahirapan tayo. Ngayon, ang gagawin mo na lang, huwag rebuking si Satanas. Magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Tignan po natin. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin sa akin ito. Ngunit tignan niyo po, ngunit sinabi ng Panginoon, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Upang ang maipagmalaki ang biyaya ko, hindi yung karunungan na meron ka, hindi yung lakas na meron ka, hindi yung magagawa mo, kundi yung magagawa ko. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Maaring sa sobrang galak ni Apostol Pablo, sige Panginoon, salamat na po, nagkaroon ako ng sakit.
Hindi na po ako kailanman magpe-pray na gumaling pa. Dahil kung sa paraang ito ng aking pagkakasakit, mas lalong makikita ang magagawa ninyo. Sige po, magkasakit na po ako. Pinahintulutan ng Diyos ang COVID-19. Marami sa atin ang tila dumating na sa tagpo na napakahirap ng ating sitwasyon. Alam nyo, pinahintulutan ng Panginoon yon para mas makita natin kung ano yung magagawa ng Diyos sa atin. Dumarating ba tayo sa tagpo na minsan nanghihina rin tayo sa pananampalataya? May mga kapatid tayo na tinatamad manalangin, tinatamad kayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi ang lagi na lang naririnig sa atin, ako masipag akong magbasa eh. Ako masipag akong manalangin eh. Ikaw na lang palagi ang magaling. Ahayaan ng Diyos na dumating ka sa tagpo na wala kang lakas gawin yung magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Pero ang kailangan mong gawin, sabihin, Panginoon, tulungan nyo nga po kung bigyan nyo ako ng lakas na manalangin at mag-aral ng inyong salita. At pag binigyan ka ng Panginoon ng lakas na gawin yung mabuti, hindi ka na magmamalaki. Panginoon, talagang sa tulong lang ninyo, kaya ako nagagawa yung mabuti. Misan tinitignan nyo po ako, pasensya na po, nag-overtime ako. Misan tinitignan nyo po ako, si Pastor, oh, nangangaral sa atin ang aga pa lang. Siguro nagigising sila ng maaga, ang sipag naman nila. Ang totoo, tatapatin ko kayo, dumarating ako sa tagpo na tinatamad na akong tumayo. Dumarating din ako sa tagpo na ayaw ko nang magsalita. Pero hindi ko niyayakap yung ganong kaisipan. Naiisip ko lang, Panginoon, talagang mahina kami. Ang kailangan ko, tatawag ako sa iyo. Bigyan niyo po ako ng mabuting pagnanasa para ipagpatuloy yung ginagawa ko. Kaya pag may nagtetext sa akin, Pastor, nagpe-pray kami sa inyo para bigyan kayo ng lakas ng Panginoon. O talagang mahina ako, ipag-pray niyo kami. Na itaguyod kami ng Panginoon para ipagpatuloy ang paglilingkod. O ngayon ko nakita na kung ano man ang nagagawa ko ay hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. At yung biyaya ng Diyos ngayon ang nag-generate sa kaloob-looban natin para gawin yung mabuti at gawin kung ano yung nararapat sa paningin ng Panginoon. Ang pangako dahil sa biyaya. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, yung inawit po namin kanina, buong puso po namin sinasabi sa inyo, aming ibinabalik ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat. Kung meron man matatagpuan sa amin, kahinaan. Kung meron man matatagpuan sa amin, ay ang pagsisikap na sundin ang aming sarili. Pero salamat, sa tuwing kami ay tatawag sa inyo, binibigyan nyo kami ng kakayanan para gawin ulit ang mabuti, para magpatuloy sa paglilingkod. Mga pastor, mga lingkod ng Panginoon, alam nyo po yan, dumarating sa tagpo na para bang ayaw na nating umusad. Misan, gusto nating magpaalam at magpahinga. Bakit, Panginoon, pinahintulutan mo kaming ganun ang aming maramdaman? Para maalala mo na ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Para maalala mo na ang biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy. Pero tumawag ka sa Kanya, isa siyang ganap na tulong na sasaklolo sa atin. At ang ma-appreciate mo na hindi yung lakas mo, kundi yung lakas ng Panginoon. Ama, pinagpapala ko po ang lahat ng aking mga kapatid. Kayo po ang patuloy na tumulong sa kanila. Sumagana ang biyaya at kapayapaan niyo sa buhay ng bawat isa. Ano man ang kanilang mga kahilingan, sa pangalan ng Panginoong Jesus ay magkaroon ng kasagutan sa ayon lamang sa inyong kalooban. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang gaganapin po namin na camp meeting sa Taiwan. Tayo rin po ang patuloy na sumama sa buhay po ni Ma'am Never at ng mga organizers, mga gagamitin yung mga lingkod ng Panginoon para sa camp meeting po na ito. At hayaan niyo po, O Diyos, na ang pagkilos ng inyo pong mayamang biyaya, ng inyo pong kapangyarihan, ay maranasan po ng aming mga kapatid sa lugar po ng Taiwan. Pinagpapala ko po ang Door of Faith Church Taiwan. Nawala na po si Pastor Paul, pero hindi ibig sabihin hihina ang gawain. Kaya niyo pinahintulutang mawala siya para ang makita namin ay ang inyong magagawa at ang inyong biyaya.
Salamat po. Dinadala niyo kami sa mababang kalagayan upang maitaas ang inyong pangalan. Salamat po, Diyos, sa inyo po lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Muli po, ina-anunsyo ko po sa inyo ang nalalapit na camp meeting na gaganapin po sa Taiwan. Sama-sama po natin ipag-pray ito at pagpalain ito ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at maraming salamat po.